Nandito sa room na to yung ating mini studio, ano? Tara, buksan na natin, pasok tayo. Ayan, nakapag-tour kayo nang wala sa oras, ano? Saraduhan natin. So, andito yung ating unboxing table at mayroon tayong mga ilaw na dyan, ano, naka-ready. At yung ating unboxing is andun sa ating display area. Buksan natin yung ilaw at medyo madilim, ano? Ayan. So, guys, ito yung ating unboxing, yung GoPro Hero 10. Ayan. At sama na rin natin sa unboxing yung max lens mode, light mode, helmet front plus side mount, tsaka yung dual battery charger plus battery, ano? At meron pang isa dito. Ayan, yung head strap plus quick clip. So, lahat ng unboxing natin ngayon is GoPro lang muna, ano guys. So, ito yung ating display area. Actually, December 24 ko pa nabili yung GoPro Hero 10 natin. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya, no? Ayan, so, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin at lagay na natin doon sa ating lamesa. At yun guys, ano, unahin natin yung buksan itong ating GoPro Hero 10. Tanggalin natin sa kanyang pagkaka-plastic. Ayan. So, sealed pa siya, no guys, ito. Ang ginagawa ko nyan is dito natin sa top binubuksan, ano, dito. Para pag pinatong natin, display natin tong box na to is hindi siya matutumba, no. Nakaganyan siya. So, dito natin siya buksan. Ayan. Ayan. So, tingnan natin muna yung kabuuan ng box niya, no. Ayan. So, 23 megapixel, 5K 60, 4K 120, at 10 meters or 33 feet yung kanyang waterproof, ano. At yung processor niya is GP2 processor. So, ayan. Ito yung kasama niya sa kanyang box. So, ayun, ano. Huwag natin masyadong usisain ang box na to. So, mayroon siyang kasamang ito, yung kanyang GoPro case. Hard carry case naman siya, ano, matigas naman siya, guys. At ito na nga, buksan na natin. Yan. Wow! Yan ang kasama niya, guys. Ano, mayroon siya ditong documentation. Ayan, may sticker siya dito, ano. Ayan. Tsaka ito, another documentation niya. Or instruction manual, ayan. Tabi muna natin din siya dyan. Meron siyang charging cable, ano, ito. Tabi natin dito. Meron siyang ito, yung kanyang pinagkakabitan ng camera, ano. Yung pa-curve siya ng ganun. Dito muna siya. At yung thumb screw ito. So, napakarami na natin ganito, ano. Tabi natin dyan. At yung kanyang battery. Ayan. Galing natin sa plastic. Medyo malaki na siya compare sa GoPro Hero 8, ano. Yung dating ginagamit natin yung camera. Ayan, yung battery niya. Patong natin siya dyan. At ito. So, another mount. Yan. Natin siya dyan. At yung mismong camera natin. Yan. Wow! Ang ganda niya. So, ito yung GoPro Hero 10 Black na camera natin. So, tanggalin natin sa kanyang tatanggal naman siya. Yan. Mas madaling tanggalin na kaganoon. Yan. So, ito mismo yung camera natin, guys. Ano? Ganda niya. At ito. So, napiflip siya para maikabit natin sa ating mounting niyan. Tabi natin dito. At wala na. So, ito pwede natin itong itago, ano. And then, ito yung gagamitin natin mismong casing niya. Ayan. So, malaki siya, guys, pag nilagay ng ganyan. Lagyan na lang natin siya ng mga divider, ano.
So ganyan siya, guys. Tasahin muna natin ito, guys, ano. Ayan. So punta naman tayo sa max lens mode. Ito. So sa box niya, ayan. So buksan natin siya. Oops, baliktad. Ayan, guys, nakaganyan siya, no? Baliktad yung ating hila. So meron siya ditong mga documentation again. Ayan, limited lifetime warranty. So eh, wala nang ano. So wala nang laman, guys, yun lang. Napakaliit pero ang laki ng kanyang box. Ayan, so wala na rin masyadong mga nakasingit-singit. Tabi muna ulit natin itong box na to. Ayan. So guys, ito yung mismong max lens mode. Ano? Buksan natin. Ayan. So yung kabilang side. Wow! So ito yung max lens mode. Ayan. Mamaya ikabit natin doon sa ating camera. Ano? So eto siya, guys, ano, walang ibang laman ng box. Oh, meron pala pamunas ito. Yan ang kanyang laman. So set aside uli muna natin. At punta tayo sa eto, light mode. So GoPro light mode. Yan. So ito yung ilaw natin, ano. Natin siya. Ayan. So, ito, wala nang laman. So, meron din siyang, again, syempre, documentation, tsaka mga translation at iba't ibang language. At instruction manual. Tabi na rin muna natin siya dyan. So, ang liit. Grabe, ang liit, guys, ano. Ayun yung aking thumb, oh, kung ikukumpara natin. Ayan, napakaliit niya. At, ayan, may pangalan din siyang GoPro dito. So, ito yung kinakabit sa ating so, metal cage yung binili natin, guys, hindi media mode. Kasi mas type ko yung ulan si Brand, ano? At lalagay natin yon sa susunod nating mga video. At hindi pa siya dumadating hanggang ngayon. So 2 weeks na natin iniintay yung ulan si G9-14. So yung bagong metal cage. At ito yung ikakabit natin sa top, sa taas niya, para magsilbing ilaw, ano, sa mga madidilim na lugar. So meron siya ditong buksan natin siya. So, dito siya chinatrans, guys. Ayan. So, this is also waterproof, ano. So, natin. At testingin natin. Hold. Ayan. Hindi pala hold. Isang click lang. So, yan yung kanyang brightness, guys, ano. Pabright siya ng pabright. Ayan. May SOS pa siya. Ayan. So, steady na ulit. So, bawat pindot mo is may corresponding na brightness, ano. Tapos pag ini-hold mo siya, ayan, mamamatay na. So meron siya ding diffuser, guys, ito. Ayan, tabi muna natin. Tingnan natin ibang mga kasama niya. Again, meron siyang charging cable, ito. So ang dami na ating charging cable, ano. At saka ano tong isang to. Ayun, so pwede natin siyang ikabit sa thumb screw. Ayan, guys. So, baka natin ilagay. So, meron din siyang cold shoe, guys. Nakasama. Ayan, ano. So, ganyan siya. Kung gusto mo siyang gamitin na ilaw, pwede mo siyang ikabit sa shorty or sa mga GoPro na mga hawakan, ano. Ganyan siya. Or diretso na sa cold shoe. So may cold shoe mount siya. Ayan.
So, yan ang laman ng ating kahon. Ano pa ba? So, wala na, mag-aana, wala na laman tong box na to. Tabi muna natin ulit. So, apat na piraso, ano? Ayan. So, dito naman siya kinakabit, guys. Ayan. So, ganun lang. Diffuser para hindi masyadong masakit sa mata, no? Ayan. So, may... So, 3, 4. So, meron siyang 4 level of brightness, ano? So, ito yung 1, 2, 3. So, ito yung pinakamaliwanag. And then, ayan, yung SOS niya. Tapos, i-hold lang natin siya, then mamatay na siya, ano? Ayan. So, patay na. Side uli natin siya. At, buksan natin yung dual battery charger plus battery natin ito. Tanggalin natin sa pagkaka-plastic. So ito yung charger natin at saka extra battery. So meron siyang ito yung dual battery charger natin. Yung mismong battery ito. Tanggalin natin sa plastic. At another charging cable. Yan, gaya na sabi ko, napakadami nating charging cable ng GoPro. Yan. So, ito yung laman, guys. Ano? Maganda nito. Medyo, ayan, hindi na siya mahaba masyado, no? Or hindi na mataas. Yan. So, ganyan siya, guys. No? So, ginagamit nating mga accessories is mga GoPro din talaga. Gaya ng battery. Para mas makasigurado tayo sa compatibility. Tabi natin. Set aside muna natin ulit. Okay, next. Meron tayo ditong head strap plus quick clip. Ayan. So, dalawa lang siya, guys. Ano? Ito yung headband. Yung paikot sa ulo natin. Ano? Tanggalin muna natin sa box. At ito yung ayan, yung clip. So pwede siya sa sombrero, ayan, or pwede sa backpack. Ayan, ang dami ng ating mga ayan. So tanggalin natin yung kanyang mga rubber. So ito, guys, ano, ayan. So meron siya dito mga rubber, ano, ito, parang goma, anti-slip. Tapos susuot mo siya sa ulo mo, ayan, pwede na siyang isuot. At nandito yung GoPro mo. Ayan, guys. At ito yung kanyang clip. So, sombrero, for example, yan, ganyan. Pasok natin sa ganyan. So, kiklip siya. Medyo rubber lang, kaya hindi, ayaw pumasok dito yun. So, ganyan. Para magka-idea lang kayo, ano. So, nandito yung camera nyo. Ayan. So, tabi natin ulit to. And last but not the least, ito yung helmet front plus side mount. Buksan natin siya. Pila. So another thumb screw. Yan. At na ito sa loob. Buksan natin yun. Nahihila siya. At documentation again. Dami-dami natin documentation. So, ganyan ang itsura niya, guys. Ayan. So, meron siyang dalawang spare na. Ganyan natin. Ayan. Curb mount. Isa. Dalawa. At meron siyang 3M. Ito. Patong natin dyan. Tsaka ito. And then, ito mismo yung mount. Ayan. So, ito yung parang J-hook din, ano? Pero, medyo letter L siya, ano? L-shape, yan. Diyan natin lalagay yung camera natin. Ayan, may rubber lock pa siya. At ito mismo yung mount. Ayan. Ayan, guys. So, ito napapivot siya, ano? Ayan. Yung natitwist siya.
Una, ito muna. Twist natin to. Yan. So, meron siyang mechanical doon, ano, guys, kung nakikita nyo sa ating screen. Yan. So, pwede siyang i-twist. Yan. Twist-twist lang. So, kung anong gusto nating position, ano, makukuha natin. Yan. Ayan, no, guys, kung makikita nyo, ano. Yan. At yung quality ng pagka-plastic talaga, guys, iba, no, pag GoPro. Yan, glossy siya, pero sa tingin ko, hindi siya malutong, eh. Makunat siya, guys. Ayan, ang laman ng kahon. Yun. Tanggalan natin. At ikabit natin yung max lens mode natin. So, ayan guys, naikabit na natin yung ating max lens mode. So, ganyan lang siya, no? Wow! Ang cool! Ganda niya. So, mostly gagamitin natin to sa mga store visit or kung meron tayong ibablog na motorcycle. Pero, sa tingin ko, gagamitin pa rin muna natin GoPro Hero 8 natin para sa ating chin mount, ano, sa ating helmet. At ito yung mga gagamitin natin sa mga susunod na mga vlog. Yung mga hawak-hawak lang natin yung camera. Ayan, dyan. So, next time, sa next unboxing natin, pakita natin yung mga accessories natin sa Ulanzi. Na yun ang gagamitin nating mount dito. Ganon din yung cage niya, no? So, antagal nang dumating. Ayan. At meron din tayong mga lighting doon na pagpipilian kung alin yung mga babagay. Pero sa tingin ko, ito na yung gagamitin nating ilaw, ano? So yun guys, ito yung total ng mga unboxing natin for today. GoPro Hero 10 Black at saka yung mga accessories niya, no? Yung mga essentials talaga ng mga GoPro genuine product. Ayan. So sa mga susunod natin mga vlog, gamitin natin itong GoPro Hero 10. So guys, kung meron kayong question, katanungan, please comment down below. At try nating sagutin yon as soon as mabasa natin yung mga question nyo, ano? So, I see you in the next one. Thank you for watching!